palagay ko, bilang chairman ng Committee on Human Rights, we find that the PRRD statement during his testimony before the Senate Committee investigating the war on drugs could pave the way for a thorough investigations and accountability. Panahon na para sampahan ng kaukulang kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga patayan sa anti-drug war ng dating administrasyon. Ito ang reaksyon ng mga kongresista matapos akuin ng dating punong ehekutibo ang legal na responsibilidad sa naging aksyon ng mga tauhan ng pulisya kaugnay ng giyera kontra illegal na droga. Matatanda ang libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa umani extrajudicial killings kaugnay ng kampanya. Ginawa ng dating presidente ang pahayag ng humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng anti-drug war. Para kay House Quadruple Committee Co-Chairperson, Representative Benny Abante, maaaring maging batayan ito para imbestigahan at kasuhan ng dating presidente, hindi lang ng Philippine authorities kundi maging ng international organizations dahil sa posibleng paglabag sa international law. We owe it to the victim and the Filipino people to pursue justice without any fear or favor. Bilang na sa akin dyan. And I do realize that former president is, you're getting quite old and it's not even that healthy. But still, he cannot get away from the responsibility and accountability of his action. Ganito rin ang posisyon ng iba pang kongresista. Ayon kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, kailangang papanagutin ang dating Pangulo at makulong dahil sa extrajudicial killings. Nanawagan naman si Cagayan de Oro City Representative Lord Ansuan sa Department of Justice at Office of the Ombudsman na magsagawa na ng malalimang investigasyon kaugnay nito. Samantala, binatikos naman ng ilang mambabata sa Kamara ang pakikibahagi sa pagdinig ng dalawang senador na iniuugnay sa madugong war on drugs. Partikular na sina Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng dating Pangulo. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Partylist Representative Arlene Rosas, insulto sa mga biktima at kanilang pamilya ang pagtatanggol ng dalawang senador sa anti-drug war. You know, if you follow the Senate hearing, nakikita mo kung paano ginagamit si Senator Bato ang posisyon niya para mag-interrogate ng mga witnesses. E dyan sa Senado, ang dapat resource persons nag-interpolate ng kapwa resource person. The conflict of interest was clear for all to see and hear. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.